Magandang hapon sa inyo sa Facebook Live, kasi mamaya po ipapalabas ito sa yung Facebook Live natin ngayong araw ng Sunday. Mamaya natin ipapublic na yun po ay only me, no? Nag-iisang ikaw. Ayan. Okay po, ang congregation ko po ngayon ay siyempre ang mga taga-Tarla, no? Sa mga taga-Nervaisiha at ang taga-Pangasinan. So, dami natin. At ang buong mundo. Kasi papanoorin po ito ng lahat ng simbahan natin mamaya. Kahit yung mga lugar po, yung mga miyembro natin na wala pang simbahan sa kanila ng Rema. So, ito yung isang part na mahirap. Bakit? Kasi ang audience mo ay hindi lang isa. Kaya mahirap maging specific. Kasi makikinig lahat eh. No? Tingnan natin. Pero ganun pa man, so 1, 2, 3 churches ito. Bukod pa doon sa Facebook Live nga mamaya, so ang dami natin, no? Ngayon, 7 taon na ang Tarlac. Mas matagal po yung iba kasi recent lang naman talaga ito. Yung iba, tulad po sa Bataan. Ayan, salamat po, no? Nanahimik ang sanlibutan. Thank you. Ngayon, tulad po nung last Sunday na nandun po ako sa Bataan. Ang Bataan po ay 14 years. No? Labing apat na taon. Naalala ko po noon, ang La Union ay nung nabuksan, naalala ko po yun, no? Na yung may-ari nung unang simbahan sa La Union, kami po ng tatay-nanay ko at saka yung pastor namin at yung pamangkin ko, ang nagpunta doon sa bahay ng may-ari. Tapos ang Bataan po ay kami din ang nagbukas. No? Kung matandaan niyo yung kwento, wala kaming kapera-pera. No? Kung meron lang kape, lakas lang ng loob at saka kapalang mukha. No? Ang kapalang mukha, magagamit mo yan. Okay. Tapos, ang Tarlac ko ay nagsimula, actually po, kasi taga rito po ang tatay ko. At every year, nung maliliit kami, may nakikita kita yung pamilya, reunion. Nagpupunta kami palagi dito, mga bata pa yan. Hanggang sa nagkaroon na nga po ng Rema, ngayon, iniisip ko, bakit kaya hindi tayo magkaroon ng simbahan doon? No, naalala ko po, nung unang-unang panahon, ang tatay ko po ay nagpagawa ng simbahan ng Espiritista noon, dito sa Maluwid. Tapos, yung uncle ko, yung panganay nila, siya yung president doon. No, at doon sa simbahan ng Espiritista, ginaganap yung reunion. Bakit? Yung uncle kong president doon eh. Ayan. At naisipan ko nung naborn again ako noong 17 years old, sabi ko, siyempre yung uncle ko. Ang problema, yung uncle ko, mas maraming alam sa Bible. Paano mo sisiran yung isang tao na ang taas-taas niya, ang daming alam sa Bible niya, at saka ito, nagpapagaling. Kasi iba kasi yung marunong ka lang sa Bible, matalino ka sa Bible, maaaring magaling kang magdebate, pero kung wala kang papangyarihan, magpagaling, wala ka. Mas pupuntahan ng tao yung nagpapagaling. Kasi ikaw, salita lang, siya may kapangyarihan. So, paano ko yung sisiran yung uncle ko? Sabi kong ganun. Paano kung, alam nyo, tinry ko, uncle, sabi ko, pwede kitang siran, may nalaman ako sa Bible. Eh, very welcome sa uncle ko yun. Pero nyo po, sinimula kong kausapin na, alam nyo, uncle, si Jesus, ang Panginoon, ganyan. Lahat ng sinabi ko, sabi sa akin, tama ka. Hindi ako pinontre. So, paano kaya to? Sabi kong ganun. Paano mo sisiran yung mas marunong sa'yo sa Bible? Paano mo sisiran yung mas magaling sa'yo sa Bible? At paano mo sisiran yung mas magaling magpagaling? Eh, ikaw, wala ka pa na papagaling. Paano mo sisiran yung mga taong ganun? Kaya, ay, paiksin ko po yung kwento. Natalo ko siya sharing.
hindi ko na share yung uncle ko. No, yung uncle ko na panganay sa amin. Alam niyo, maganda po sa pamilya namin, kung sino pinakamatanda, siya ang tama. Kaya pagka may problema sa pamilya, yung angkan ha, pinapatawag yung pinakamatanda kasi siya ang nakakapag-ayos. Ang problema, tumigil yun, nawala yun sa yung next generation. Eh, no? Sabi ko, maganda sana na may ganun. Eh, kasi igagalang talaga eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, anong nangyari po? Natalo po ako sa sharing. Pakisabi nga sa Rotary, natalo si Kuya po. Bakit? Hindi naman ako tinanggihan eh. Paano kang mananalo? Lahat ng sinabi ko na si Jesus ay Panginoon, ang Bible ay totoo, ang merong langit, may impyerno, at ang gusto ng Diyos, gumaling lahat ng tao. Sabi niya, oo nga, ginagawa ko yan, anak. Paano mong, ang problema ko sa uncle ko, naninigarilyo. O ngayon, sa tatanungin ka niya, saan sa Bible, bawal ang sigarilyo? Pero ba makikita ang magmuro sa Bible? Oh, ano sasabihin mong gano'n? No, eh, mas magaling nga sa yun. Eh, sa madaling salita ko, natalo ako. Eh, sabi kong gano'n, yung mas marami siyang alam eh. At saka ito po, wala nga siyang tinanggihan. Hindi kanya kinontra, wala siyang kinontra sa iyo. Ang ginawa lang niya, silang ayunan ka lahat. So sabi ko, paano na kaya ito? Pinagpe-pray ako, sabi ko, paano kaya masisira niya ang uncle ko? Hindi natalo nga ako eh. Ang inisip ko po, pag-pray ko na lang siya. Sabi ko, uncle, pwede kitang pag-pray. Hindi mo sa katabi. Yung prayer ang sagot. Bisang di mo alam eh, talo ka na eh. Talo ka na sa problema. Pero yung prayer ang sagot. Hindi ko po makakalimutan. Parehas kami yung mga uncle. Nakahawak ako sa baligat niya. 17 anyos ako, uncle ko matanda na. Pinakamatanda. Pinakaginagala. Pinakasinusunod. Ang utos niya, hari yan. Bakal yan. Walang makakakontra yan. Siyang pinakatanda. Sabi ko lang, Panginoong Jesus, magpakilala ka sa uncle ko. Pagkaraan po ng mga ilang segundo, sabi ko, amen. Bumangon yung ulo ng anghel ko, umiiyak. Sabi niya, sa reunion natin, ikaw magsasalita. Ha? Sabi ko, ganun, magsasalitain niyo ako sa simbahan ng spiritista ako, lahat at buong kamag-anakan, nandiyan lahat. Eh, alam ng mga kamag-anak ko yung mga kalokohan ko nung bata ako. Paniniwalaan ko ba noon? Alam mo, kahit na anong mali mo, kahit na anong dating buhay mo, basta pinanggap mo si Jesus, makikita ng tao sa iyo. May kakaiba na kay Boy. May kakaiba na kay Ate Judy. May kakaiba na. May Jesus na. Hindi perfecto. Kasi Diyos lang naman ang perfecto eh. Pero may kakaiba. At ano yun? Kaibang yun. Si Jesus. So, fast forward. May namatay kaming kamag-anak. Sabi ko sa kasama ko, pamangkin ko. No, pamangkin ko sa actually, ano eh. Oo, pamangkin ko sa pinsan. Sabi ko, punta tayo. Oo nga, uncle, sabi niya. Nag-iimbita nga. Alam niya, nagpunta kami dahil namatay yung isang kamag-anak namin. Alam niyo ba, next step, may simbahan. Yun lang. Alam niyo ba, diyan nagsimula ang Nueva Ecija. Taas nga po yung kamay ng mga taga Nueva Ecija. Diyan nagsimula ang simbahan kasi nakiramay kami sa isang doon sa lolo ni Pastor Larry Boy na dating nagsisimba sa Manila. No? At nakukwento nga kami noon about sa ginto. At nung ako po yung
sa Lamay, ako yung nag-MC ron. At sabi namin, bakit tayo magbukas ng simbahan dito? At the rest is history. Kaya ngayon, merong pastor Tambukon, merong pastor ganito, may pastor ganyan. Kaya sabi nga sa katabi, kailan may mamamatayan sa inyo? Hindi, karamihan po ng ibang simbahan natin, ganyan po nangyayari. So, yun po yung maikling kwento. At ngayon, sa pagtatayo po natin ng simbahan, pwede ba ako lumabas dito sa bilangguan ko? Nakakulong ako rin sa tanong eh. Ano, nabuksan ko lang sandali ha. Lalabas ako. Kasi dito po sa Bible, ang mensahe ng Bible, no? John 10:10, si Jesus ay naparito para bigyan ka ng magandang buhay. Si Satanas ay naparito para nakawan ka ng magandang buhay. Ngayon, sa madaling salita, kapag ka tinanggap ng si Jesus bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas, supposed to be, gaganda ang buhay mo. Hindi papangit, hindi hihirap, kundi gaganda. No? Saka na natin pag-usapan yung ganda ng mukha. No? Pero yung sabi niya, gaganda ang buhay mo. Naparito si Jesus para bigyan ka ng buhay na ganap. Ibig sabihin, kompleto. May pakisabi nga sa katabi, anong kulang sa iyo? Yun eh. Kasi kung ano yung kulang sa iyo, yun ang ibibigay ni Jesus para maging kompleto ka. Ngayon pupunta po ako rito sa parang dito magandang sabihin, pero biblical. Napalito si Jesus para bigyan ka ng magandang buhay. Ito, dalawang bagay po. Ayaw ng Diyos na ikaw ay may sakit. Na hindi ka makapunta sa simbahan kasi may rayuma. Eh sabi nila, paano ko matanda na? Wala akong ganun. Ayaw ng Diyos na ikaw ay may sakit. At pangalawa, ayaw ng Diyos na ikaw ay mahirap. Ito po yung mensahe ng John 10:10 eh. Yung ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, kumatay at magwasak. Gusto niyang wasakin ang buhay mo. Pero si Jesus naparito para bigyan ka ng buhay na maganda, ganap at kasiyasiyan. Maaaring ganap kompleto ka, sampuang padyero mo. Dadagan pa natin ng 10 nisan tera. Pero hindi ka masaya. Yun ang gusto ni Jesus eh. Bigyan ka ng buhay na kompleto, ganap at kasiyasiyan. Hindi ko sinasabing magiging bilyonaryo ko o milyonaryo ko, pero palaging meron lang. Yun ang trabaho po ng simbahan. No, ngayon, ayaw ko sana magkaroon ito ng maling impression. Pero ito po eh, sabi ni Jesus, naparito ko para bigyan sila ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Kung merong isang bagay na hindi nagpapasaya sa'yo, trabaho ni Jesus, ibigay yun. Eh sa totoo lang, ang isang gusto po ng tao, magkaroon lang siya ng tahimik na buhay. Pamilyang maayos, at sa pamilya ko wala na ang alak. Hindi ba ganyan ang gusto natin para maging masaya tayo? Na yung mismo asawa mo, anak mo, mawala ang bisyo. Mawala yung gabi-gabi na lang, umaagos ang anak. At every time, swelduhan ang natutuwa yung barkada ng mister mo. Lagi na lang masaya sila. Bakit? Nilalasing. Na gusto ko maging tahimik ang buhay ko. At every time kailangan ko ng ganun, meron lang. Hindi naman ako nahihingi ng billion-billion. Yung hindi pagod ang isip mo kung saan kukuha. Ito ang sinasabi mo ng Biblia. Kaya nga sabi niya, humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita. Anong mabuting balita sa taong alipin ang sarili?
Ano ang mabuting balita sa isang taong alipin ang sakit? Pwede kagalingan. Kasi pwede kang gumaling. Ano ang mabuting balita sa isang tao na kapos-kapos? Pwede ba kasaganahan? Kaya nga sabi niya, sabihin niyo sa tao yan. 2 Corinthians chapter 8, alam niyo nakalagay, si Jesus ay naging mahirap para kayo maging mayaman. Ang nakalagay po sa Mateo, sabi niyang ganon, si Jesus ay nasugatan para hindi ka magkasakit, para hindi ka masugat. Kaya nga sabi niyang ganon, ulitin ko po, sabi niya, humayo kayo, kaya nga tayo nagtatayo ng simbahan. Para malaman ng lahat, na hindi mo kailangan manatili sa sakit at hindi mo kailangan manatili sa kahirapan. Ang diablo na parito para pumatay, eh gusto ko niyang patayin. Siya ang dahilan ng aksidente. Siya ang dahilan ng kamatayan sa sakit. Yung dapat na ini-enjoy mo, nanakawin niya. Pero sabi ni Jesus, naparito ko para bigyan sila ng buhay. Hindi ka matayan, kundi buhay. Sabi mo sa katabi mo, pwede pa kumaba ang buhay mo. Pero yung haba ng buhay na yan ay, o nga, haba naman ang buhay mo, ay buhay. Lahat na lang masakit. Masakit ang likod, masakit ang dibdib, masakit ang tiyan, masakit ang paa, masakit ang bato. Masakit pang bulsa. Anong klaseng buhay yan? Kaya nga sabi ng tao, sana mamatay na lang ako. Pag nagkasakit naman, magpapakaw to. Eh sabi niya, sa parito ko, para bigyan sila ng buhay, buhay na ganap. Walang kulang. Sabi mo sa katabi niyo, huwag kasama na washing machine doon. Ganap eh. Ibig sabihin ng ganap? Kompleto. Natawa nga ako eh. Sabi po nung ano, yung mga kandidato ha, yung mga kandidato. Sabi niya, nabasa ko sa Facebook, kahit na sino ang iboto mo, misis mo pa rin ang masusunod. Nakakarinig tayo ng lahat ng mga pangako sa mga kandidato na paunlarin niya, yaman, kasagana. Pero alam niyo po ba ganito? Si Jesus, kailangan mo lang iboto sa puso mo. Sabi niya gano'n, magiging kompleto ang buhay mo. Psalm 37. Nandiyan po kayo? Amen! Tingnan niyo ito ha. Pasok ka ng kumpanya. Meron tinatawag ng incentives. Halimbawa, papasok ka na halimbawa, papasok mo rito, meron kang 13-month pay. Tama po ba? 13-month pay. Ano ibig sabihin nun? Pag December, dalawa ang sweldo mo. O ano pa? Maaaring bigyan ka ng insurance. Kung ikaw ay maksidente, kung ikaw ay magkasakit, merong sasagot ng gastusin mo. No? Ano pa? Minsan, bibigyan ka pa ng scholarship yung mga anak mo, pag-aarali ng kumpanya. Tama? May mga ganyan po. At meron pang ano bang tawag dito, yung papupuntahin ka sa ibang bansa para i-train ka? Wow, may mga kakilala po akong ganyan. May member po tayong ganyan na pinapunta sa Amerika para lang mag-training. Di ba ang ganda? At isa pang incentive dito, yung iba, bibigyan ng family ka. May sariling sasakyan, bigay yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos, maaga ang retirement, ibig sabihin, maagang mag-retire ka, tatanggap ka na ng pensyon. So, ang ganda, tama po ba? Pero ito po eh, ano ba ang offer ng kumpanya na hindi kayang i-offer ng Diyos kung mag-a-apply ka sa kanya? Ito po nakalagay sa Bible. Sa kumpanya, pwede kang bigyan ng company ka. Oh. Yung kapitbahay namin dun sa amin,
Lagi bagong kotse. Sabi ko, wow, yaman, yung pala, company ka. Palit-palit. May scholarship ang anak. Pero, ang Diyos lang ang nangako na kung magiging matapat ka sa akin, sabi ng Panginoon, kung matututunan mo akong mahalin, ibibigay ko ang pangarap mo. Anong kumpanya ang pwedeng mag-offer ng ganyan? Wala! Ang Diyos lang ang nangako at may kakayanan to pa rin ang pangako na kung matututunan mo akong mahalin, Psalm 37 verse 4, ibibigay ko ang pangarap mo. Nalala ko po yung one time na nung unang panahon, nihaya ako ng high school ako, nihaya ako ng kaklase ko. Marami kami, nanood kami ng sinis. Ang gusto ko yung mga suntukan, bakbakan, yung tantara ng mga sitya na lang lumuluwa yung mga mata. Ano tawag? Yung horror action, ganyan. Alam niyo kung saan ako nihaya? Ang dami namin, nihaya ako dun sa yung Jericho Rosales at saka sino ba yung kakambang niya. Yung babae na, hindi ko matandaan eh. Sino po? Ayun po, si Christian Hermosa. Sabi ko, matayo, manunod ng ganito. E nasa probinsya sila. Ngayon, itong si Jericho Rosales, pupunta ng Maynila at magkatrabaho, e magkasintahan. Alay, nagkadramahan. Sabi ni Jericho Rosales, nag-iiyakan sila, makadikit yung noo nila. Sabi niya ganun, babalikan kita, mahal. Tanungin mo nga sa, tanungin mo yung katabi mo, may kapagsabi na ba lang ganun sa'yo? Sa'yo ba? Sabi niya, babalikan kita, mahal. Sumagot yung si Christian Hermosa, sabi niya, huwag mo kong iwanan ang pangako. Ayaw kong umasa. Nagtutuloy na yung mga sipon nila. Eh sa tao, paasa pa. Pero ang Diyos, maasahan. Yun ang pinagkaiba. Alam niyo mga kapatid, natawa ako, nakiliti ako roon. Hanggang hindi ko makalimutan, siguro, kasi pwede kong illustrate eh. Kasi ang Diyos lang ang nagbitaw ng isang pangako na sabi niya, kung matututunan mo akong mahalin, ibibigay ko ang pangarap mo. Anong kumpanya ang pwede magbigay niya? Wala. Ang Diyos lang. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, humayo kayo at ipaalam niyo ito. Ang simbahan po ay hindi barkadahan, hindi social group, social club, na magsimba ka lang kasi hindi. Ito ay grupo ng mga elites. Ito ay grupo ng mga tinawag, binayayaan, pinangakuan. At hindi pangako na para lang may pangako kung hindi. Sabi ng Biblia, walang salita na lumabas sa bibig ng Diyos na babagsak na walang nangyari. Lahat yan matutupad. Kung matututunan mo lang akong mahalin. Okay. Nandito na tayo lahat. Ito yung mission ng church. Alin? Sabihin itong sinabi ko. Bakit? Yung sinabi ko ay sinabi ng Biblia. Inuulit ko lang. Ngayon, bakit ganito? Ito po eh. Ang simbahan ko ay isang family reunion. Naggusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lagi na lang nakikita, magkakasama. Noon, ginagawa namin once a year. Ngayon, wala na eh. Pero dito po, weekly, ginagawa ko ng simbahan niya. Kita-kita. Okay, ngayon, ano pangalan mo yan? Ha? Mikaela, taga saan ka? Ah, Moncada. Okay. Ilan taong ka na yan? 16. Ilan na anak mo? Joke lang.
No? Joke-joke lang. Alam mo ba, Micaela, na dahil sa siguro may nakaapak. Nasaan na tayo? Andito pa rin. Ano? Sino pinag-usapan natin? Si? Micaela. Okay, tinanggap mo si Jesus. Pinag-aaralan mo siyang mahalin. Kasi hindi mo pwede kagad biglang mahalin mo ang Diyos eh. Wala pong ganun. Si Jesus ay kinikilala at unti-unti kang nai-inlove sa kanya. No, nakalagay po yan sa, ano, sa second Corinthians, saka sa Thessalonica, nasabi niya gano'n, hanggang sa lubusan yung maitalaga, hanggang sa lubos na. No? Nandiyan pa si Micaela, no? Okay. Ngayon, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniwala ka rin sa mga binitawan ni Jesus na salita sa Biblia na kung matututunan mong mahalin si Jesus, bibigyan niya ang pangarap mo. Ngayon ito eh. Dapat gaganda ang buhay nito. Dapat darating ang time na bata pa kasi, hindi pa niya alam ang buong buhay. Hindi pa niya naranasan ibang problema na naranasan natin. Tama po ba? Kasi bata pa eh. Hindi katulad sabihin natin kung mga 50 ka na, naintindihan mo lang ang hirap ng buhay. Tama po ba? Lalo na ngayon, ang daming nawala ng trabaho dahil sa pandemic. Yung iba, yung mga anak na naghihintay lang yan eh, pero yung mga magulang nag-iisip, saan ako kukuha na ipapakain ko? Ngayon, tinanggap mo si Jesus. Supposed to be, dapat, si Micaela, alam mo, iha, kung magpapatuloy ka sa Panginoon, darating yung time. Hindi ka kakapusin. Hindi. Napagka, hindi ko sinasabi magiging millionaire, billionaire ka. Sana. No? Balato naman dyan pag meron. Pero ang sabi niya ganun, hindi ka na dapat dataan doon. So hindi mo alam kung saan ka kukuha ng susunod na pagkain. No. At hindi ka dapat dumaan sa cancer, sa sakit na ikamamatay mo. Hindi. Hindi dapat. Bakit kasi? Natutunan mo ng mahalin si Jesus. Nakukuha niya. Kaya nasabi niya gano'n, meron ka ng karapatan, meron kang, alam mo, magandang term na gamitin dito na, okay, si Micaela, batang-bata, meron na siyang insurance na hawak. Anong insurance yan? Na kung magkasakit siya, pwede siyang gumaling. Maaring sabihin ng doktor na huli na ang lahat para sa'yo. Mamamatay ka na, hindi, meron akong insurance, meron akong deed o title na meron akong kasiguraduhan na galing sa Panginoon na hindi ako mamatay. Bakit kasi natutunan niyang mahalin si Jesus? Meron po ako dito, meron ako rito yung kumbaga parang itinaga ko sa sarili ko eh. No? Malalim na yung pagkakataga eh, laking sugat eh. Joke yun. Ano yun? Dito po sa Rema, hindi po ako papayag na may miyembro tayong magugutom. Magtutulungan tayong lahat. Hindi pwedeng may magugutom. Bakit? Eh basta nakatalaga na sa akin yan. Kaya pag may nalaman akong miyembro na hindi kumakain, hindi ako papayag. Magtutulungan tayo, magkokontakan tayong lahat para walang ganon. Amin po ba? Kaya nga, bukod dun sa sakit, bilang isang anak ng Diyos na natutunan mong mahalin si Jesus, hindi ka na dapat dadaan dun sa kakapusan. Hindi na dapat. Ano yung mga nakalagay dito na kapag ka
sumali ka sa pamilya ng Diyos, hindi simbahan ha. Kasi iba kasi yung nagsisimba, nakikipamily reunion, hindi naman part ng family. Ibig sabihin ng sakit dito, yung hindi ka na makaalis ng bahay. No? Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na sisipunin, nasa sa iyo. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na atakihin ng sakit dahil nandito tayo puno-puno ng mikrobyo rito eh. No. Pero ang kasiguraduhin po natin, magagawa mo pa rin yung kalahatan ng Diyos. Amen. Kasi hindi mo pa time, mag-enjoy muna tayo. Nakukuha niyo mga kapatid? Ewan ko bakit kaya nang sabihin ko po ito eh. Kasi siguro nangyari. Siguro pangatlong linggo ko na itong sinasabi. Pero ulit-ulitin ko po. Bakit kasi? Nangyari. Noong 2013 po, nagkautang po ako ng kalahating milyon. Ngayon, bakit ka nagkautang? Kailangan mo yung pera eh. Hindi may nagpapautang. Anong gagawin mo? Pwede umutang. So, hindi naman ako naglanakaw. Yung problema ko, wala akong trabaho. Full time ako rito sa pagpapasko. Eh, kailangan ko ng pera. Anong gagawin ko ngayon? Eh, may nagpapautang. Pwede umutang. Alam niyo, umabot ko sa kalahating ngayon. Wala akong anak buhay. So, anong gagawin ko ngayon? Pakisabi nga sa katabi, hanggang si Kuya Boy, nabawon sa utak. Nasa ilalim ng utang. Natambakan ka na ng utang. Hindi na ako makahinga. So, anong gagawin mo ngayon? Alam niyo po ano, medyo, ito lang muna. Ngayon, ito po eh. Ate Juby, may utang ako kalahating milyon. Tingnan ko nga kung ano magagawa ng pagbo-born-born again mo. Tingnan ko kung pagbabayaran ng born-born again yung utang. Tingnan ko nga. Born-born again ka. O sige nga, tingnan ko nga kung kaya kang isalba, kung kaya kang iligtas ng Diyos mo. Diyan sa kalahating milyon utang. Hindi mga tratabi mo, magkakapera ka ba dyan? Ito totoo mo. Kasi nga, tingnan ko nga. Wala ko ka na buhay. Saan ako kukuha ng pera? Saan ako hingin ng pera? May kapatid ako sa abroad. Pero yung kapatid ko, eh, may pamilya na yun at hindi niya trabaho na bayaran ang utang ko. Kasi hindi naman siyang umutang. Ako umutang. Ngayon, tambak na ako ng utang. Hindi ko na mabayaran. Hindi niya obligasyon bayaran ang utang ko. Tingnan ko nga kung anong magagawa ng pag-aas-taas ng kamay ko. Sige nga, aware. Tuturo-turo ka ng kasaganahan, ikaw baon ka pala sa utang. Mabuti sana kung mga ano lang, kung sabihin natin, mag 20,000. Eh, madali lang solusyon ng 20,000. Paano? Mag-utang ka, iba, ng 20,000, madali yan. Paano pag nangyayari yun? Eh, mag-utang ko ulit sa kanya. Limang bangko, pinag-ikot-ikot ko po. Hiraman ang hiraman. Ang problema ko, yung interest. So, tingnan ko nga. Paiksin ko po yung kwento. Nagpunta po ako sa Bible. Sabi ko, Lord, mahal kita. Pagkatapos ko na nag-aaral, di na ako nagtrabaho eh. Nag-full time na ako, nag-pastor na ako. Lord, hindi ako nang iwan. Sabi nga nung dalawang kasama ko kanina rito, eh, minsan hindi na masarap magsimba. Eh, bakit? Kasi, sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman. Linggo-linggo na lang kitang nakikita. Wala akong trabaho, wala akong anak buhay. Paano to? Wala akong hihingan. Pero kasi may promise si Lord eh. Yun ang problema po sa mga Kristiyano. May pangako ang Diyos sa kanila, hindi nila alam kung paano kunin ang pangako. Eh, paisin ko pa po yung kwento. Pumunta pa ako sa Bible at sabi ko, Lord, may utang ako, bayaran mo. Magkano po yung utang ko?
Magkano? Lahating milyon, di kayo nakikinig sa Facebook eh. 617,000. 600,000 plus. Ay, hallelujah, sabi ko, paano ito? Sige, tingnan ko, ipataas-taas ang kamay mo, pag-boy-boy naging ka pa rin, papalapalakpak ka, no? Pang-iyak-iyak ka pa rin. Ba't ka umiiyak? Kasi dadarna-darna ka, di ka makalipad, ngayon, iiyak-iyak ka. Tingnan ko nga, kung asan ngayon ang Bible, asan ngayon ang kapangyarihan ang sinasabi ko, boy-boy naging ka pa. Ito po eh, ang Diyos na lang ako, hindi tao. Ang sabi niya, kung matututunan mo akong maling, bibigay ko pangarap mo. At ang pangarap ko po, makalis ako sa utang. 2017, sabi ko, Lord, time na para bayaran mo yung utang ko. Sabi ko, starting next year, bayaran mo yung utang ko. Bakit? May karapatan tayo. Bakit? Kasi minahal natin si Jesus eh. Yun nga lang, tingnan natin, meron kasi sabi, Lord, I love you, Lord, mahal kita. Pero mas mahal ko yung pangarap ko, mas mahal ko yung boyfriend ko. Ingat ka, hindi mo maloloko ang Diyos. Lord, mahal kita. Huwag mo lang pakikailaman yung love life ko. Lord, mahal kita. Huwag mo lang pakikailaman yung negosyo mo. Hello? Alam ni Lord kung siya ang number one, kung siya ang mahal mo. Alam niyo ba, ito po eh, sabi niya, mapalad ang mga aba na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Wala na akong maasahan. Mapapahiram mo ba ako ng kalahating milyon? Parang hawa mo, isa sa bulutan na pinapahiram mo ako ng kalahating milyon. Sinong papayag na walang magpapahiram sa akin kalahating milyon? Tapos sasabi mo, kailan mo babayaran? 100 years from now. May papayag ba? Punta ka sa bangko, ano sasabihin sa'yo ng bangko, collateral? May lupa ka ba? May sasakyan ka ba? Wala nga eh. Pero alam niyo, nakalagay sa Bible, mapalad ang mga wala, ang mga walaan. Na wala nang ibang inaasahan, kundi ang Diyos na lang. Bakit mapalad? Kasi hindi mo kailangan ng collateral. Mahalin mo lang si Jesus. At alam ni Jesus, kumahal mo siya talaga. Epek, single po yung kwento. Sabi ko, alam mo Lord, mahal kita. Lumaka kami sa problema, hindi kita iniwan. Lumaka kami sa matinding pagsubok, Panginoon, hindi kita iniwan. Lumaka kami doon sa mabigat na sitwasyon, pero hindi kita iniwan. Sabi ko, bayaran mo yung utang ko. Next year. Ewan ko, bakit yun, no? Kung may utang po kayo, bakit maghihintay pa kayo na October po yun eh? November, December, bakit gusto nyo after 3 months pa? Bati ngayon. Kumbaga, may utang ka, bakit? Kailan mo babayaran? Next year. Bakit next year? Pwede mo pwede ngayon? Eh, kasi sabi nga sa radar ko, malaki yung kalahating niyo. Ako nga, hindi ko malulok eh. Mahalin mo lang ako, sabi ni Jesus, bibigay ko pangarap. Yun ang promise niya. Sabi ko, next year, bayaran mo Lord yung utang ko. Wala ko ibang nasaan. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos dahil sila ay makakatanggap ang kanilang kahilingan. Alam niyo po, hindi mo pwede sabihin ito. Tatlong beses ko lang inulit ito sa Facebook. Eh, bakit? Kasi kailangan natin ito. Kailangan ko bumuelo. Wala akong pinagkukwentuhan, wala akong pinagsasabihan, bako na ako sa utang. Hindi ako pwede magkwento kahit kanino. Bakit? Parinig. Tingnan ko nga yung pag-boy-boy naging mo rin, pa-sermon ka, patutututututut ka pa rin. Pasimba-simba ka pa rin. Tingnan ko nga kung matutulungan ka ngayon ng Bible-Bible mo. Kaya ako na po nagsasabi sa inyo, bakit? Kasi nangyari. Hindi po ito kwento lang, hindi ito alamat o what at ang isip. Eh kasi nangyari. Hindi ko pwede kwento kahit kanina, hindi ako pwede humingi kahit kanina. Bakit kasi? Yan ang nagpastor ako, nangako ako na hindi ako manghihingi. Kung magpasa man tayo ng offering dito sa simbahang pupunta yan, hindi pwede sa'yo. At yung offering na yan, hindi mo pera yan.
Hindi mo pwedeng nakawin yan. After 3 months, sabi ko sa akin, January, Lord, bayaran yung utang. May kontrata tayo. Hindi kaya bangan, ha? Hindi kaya bangan. Bayaran yung utang ko. Walang ganun. Andito si Ate Juve, nasa harap kasi mahilig po akong gumamit ng mga tao na mag-illustrate yung mga nasa harap. Nagkataon nandito kayo eh. Kung karelasyon mo, yung hihingan mo ng tulong, kukuha ka pa ba ng kita? Bayaran mo yung utang ko. Magagana na ba tayo? Hindi. Natutunan mo ng mahalin eh. Sino si Jesus at tinutukoy ko? Hindi ako perfecto, dami kong mali. Pero alam nyo, nabasa ko nga eh. Nagbigay ako sa Diyos ng 1,000,000 dahilan para hindi ako mahalin. Lahat yan, hindi tinanggap ng Diyos. Pinahal pa rin ako. Hindi na ako kabait kung gano'n ka. Iba kasi yung sinasabi mo lang sa tao at saka iba yung nararanasan mo. Alam niyo po, taisin ko pa. Next year, wala na po akong utang. Bayad na lang. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 years. Ay, salamat sa Diyos. Sarap ng walang utang. Sarap ng walang utang. Kasi pag wala kang utang, hindi ka natututong magsinungaling. Nandiyan na yung naniningil. Nandiyan ba si Boy? Wala po. Hindi mo kailangan magsinungaling. Ako, ay, praise the Lord. 5 years na. Ate. Loob ng wala kang utang. Kailan ko naranasan? 2018. Kailan ba binigay yung pangako? Hindi pa lang ako pinapanganak, may pangako na. Na hindi ako dapat mabaon sa utang. Bilyonaryo ka ba kuya ko? Hindi. Pero kung kailangan, meron lang. Hindi ko kailangan magnakaw. Kasi, hindi po ako pinangakoan ng million. Ang pangako niya, Nino, Jesus, ang matututunan mo umaling, ibibigay ko sa inyo ang pangalan. Hindi naman puro pera eh. Hindi, magkaroon ka lang ng masayang buhay. May problema ka pa ba kuya ba yung mga? Patuloy kasi, may kasama. Amen. Ngayon, ito dapat eh. Ito dapat yung buhay natin. Kaya nga sabi niya gano'n. Umayo kayo. Sabihin niya sa mga tao yan. Sabihin niya. Ipagkalat niyo. Yung nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, pakita ng mga ito. Sabihin mo sa kanya. Hello, Marites. Sumagot ka. Sabihin mo, hindi Marites. Ah, Marites. Kapalat mo. Ito yung trabaho natin, bakit tayo nagbubukas ng simbahan. Alam niyo, ito yung pagbubukas dito sa Taglac. Pasensya na kayo kasi dito tayo sa anniversary ng Taglac. Himala ito eh. Ang ganda ng kwento rito sana, yung paano nagkaroon ng simbahan dito. Ang ganda. Makilos ng Diyos. No? Nangangapa-ngapa ka, pero makikita mo kung paano. No, paano tayo nagkaroon ng simbahan sa Maluwid? Ay, praise the Lord. Hindi perfecto. May mga mali. Pero kung may magkakamali man, tao pa rin. Bakit? Ang Diyos kasi perfecto.
At ang Diyos determinado na hindi kanya iiwan. Amen. O sige po, tayo tayong lahat. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa abang panahon, wala kang katulad. One more time, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa abang panahon, alamin niyo, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo. Hindi po pwede na 3 taon na tayo dito sa simbahan o sabihin natin, lagpas ka ng 1 taon, hindi mo pa rin alam ang calling mo. Hindi po pwede yun. Dapat alam mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi po lahat ay tinawag magpastor. Hindi lahat ay tinawag na maging musikero. Kasi paano kung lahat kayo musikero, kakasya ba kayo rito sa stage? Hindi. Ang pulpito po ay kasya lang por 3 ngayon. May mga tao po kasi, kaya hindi makatanggap ng sweldo sa Diyos kasi hindi nila alam yung trabaho nila. Nakikitulong, pero hindi talaga naka-enroll. Kaya number one, hindi nalaman ang calling. Ano ba ang trabaho ibinigay sa iyo ng Diyos? Dito sa Bible, may tinawag siyang tagalinis. May tinawag siyang tagakausap. May tinawag siyang tagapalo up. May tinawag siyang tagapagturo dito. May tinawag siya na tagatugtog. Pero mas marami po ang tinawag na tagahayo. Ano ang trabaho mo? Bakit may mga palyado Kristiyano? Kasi hindi nila alam ang misyon nila. Hindi po pwedeng lagpas ka ng 1 taon, hindi mo pa rin alam kung ano pinagagawa sa iyo ng Diyos. Eh, ang ginagawa mo sa church, nakikiuso, nakikisaya, nakikipalakpak. Hindi yun eh. Kasi baka hindi ka enrolled. Wala ka sa listahan ng mga susweldohan. Alam niyo po bang isang trabaho ng gwardiya? Magbukas ng pinto. Di ba? Yung suligit yan eh. Nandun ako sa isang kakilala ko na computer center. Napikon yung may-ari. Bakit? May papasok na customer, hindi niya binubuksan. No, tinitingnan lang niya pumapasok na ganyan. Eh, binilinan siya na kapag ka may customer na papasok, buksan mo yung pinto. Pag may lalabas, buksan mo yung pinto. Alam niyo, napikon po yung may-ari. Kakilala ko yung may-ari, nandun ako eh, yung sungit. Sabi niya gano'n, alam mo ba yung trabaho mo? Ay, nagsimula siya magbukas pinto. Ngayon, alam ba natin ang trabaho natin sa Panginoon? O nakikiuso lang tayo? O assuming, kasi ito lang ang binigay sa akin, gano'n, pero alam mo ba? Eh dito po, ang sabi po ng Biblia, huwag kayong mga hangal. Bakit? Kasi unawain ninyo kung ano nga ba ang kalooban o ang calling mo? Ano ang mission mo sa buhay? Ano ang mission mo dito sa church? Hindi po pwede, babalik-balik po. Ito po isang dahilan kung bakit hindi natin matanggap yung 13-month pay kay Lord. Ano ba, matagal ka na sa church, pero hanggang ngayon, di mo pa rin alam ang kalooban ng Diyos sa'yo. Hindi lahat tinawag magpastor, pero lahat ay tinawag na may tungkulin. May gagampanan. May gagawin.
Eh, ano ano ba yan? Makikita mo rito sa Romans, ganito, na ikaw ba tinawag na maglinis? Sa totoo lang, may tinawag na anong kulang sa church? May mga tinawag na ganyan. May mga tinawag na, kasi ganito eh, naku sister, alam mo lang, dami ko problema. Yung asawa ko ganito, yung anak ko ganito, yung aso ko ganito, yung pusa ko ganito, yung ipis ko ganito. Ngayon ikaw naman, tapos, sige, sabihin mo lang, ibus mo sa akin, sige lang. May tawag sa ganun. Ano yun? Yung tagapakinig. May mga tao, wala akong tagapakinig. Ganyan eh. Ano tiyaga mo? Telenovela. Pero may mga tao po na tinawag talaga na duling-duling na yung pasto. Sige, open nyo lang po. Nalala ko isang sinabi sa akin, nag-open yung isang miyembro. Sige, pasto, pupo kayo. Sabi sa akin, ay, nakalive pala po. Sabi sa akin yung pasto, alam nyo po kung ano nangyari. 7 oras. In-open niya mula elementary hanggang sa namatay ang lolo. Yung pastor, naduling-duling na daw, nalalaglag na. Tapos po. May mga tao talagang tinawag na taga ganon. May nagsabi niya, kung tinawag kang ganon, gampanan mo kasi, diyan ka susweldohan ng Diyos. Hello. O, eto nga. Ano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Tagasita. Tagapuna. Tagapintas. Ano ba? Taga-ati. No. Jesus. No. Ang isa pong dahilan kung bakit din natin nakukuha yung blessing, eh dahilan nga sa ito, sabi niya, huwag kayong maging hangal. Eh, mapapasa ko po. Ephesians chapter 5, verse 17. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano. Kung ano. Ang kalooban ng Diyos, ano ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Hindi po pwedeng nakaupo ka na lang. May pinagagawa ang Panginoon. Merong special assignment ang Diyos sa iyo. At ano yung calling mo? Micaela, pasensya ka na. Ikaw ang nakakano. Pasensya ka na. Taga-mukada ka, no? Sa ngayon, ang tingin ko pa sa iyo, mukha kang old upper, eh. Bakit nakamask? Iha, hindi maganda na 17 ka, no? 15? Ah, 16. Pareho kayo ni... Pangalan mo na nga? O, yun. Pareho 16. Hindi maganda na abot ka ng 19. Hindi mo pa rin alam kung ano pinagagawa sa inyo ng Diyos. Hindi. Eh, nung nalaman mo, nalaman ko po kumanta. Ano, paano ba kumanta? Nakataas ko dapat ang kamay. Hindi po pwede taas mo. Ibutas ko yung sakili-kili ko. Yan lang ba? Na kailangan kapag mag-start ng church, papalapalakpak ang ganun. Hindi, dapat alam mo kung ano ang kalooban. Kasi, ayan ka, babasa natin yung... Sabi niya, ano ba ang pinagagawa sa inyo ng Diyos? Ano ba ang calling sa inyo ng Diyos? Ano ang calling sa iyo ng Diyos? Ano yung ginantay niyo kanina? Worship. Iba pa. Huwag ka titigil. Ha? Ano? Ano ang kalooban sa iyo ng Diyos? Eh, iba kasi yung gusto ko sabihin eh, pero napupunta tayo rito eh. Pakiyugyug nga yung katabi, sabihin natin ganun. Anong kalooban sa iyo ng Diyos? Anong calling mo? Ngayon, ang pinakamalala po masasabi ninyo ito dahil lang kung bakit di tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi ko alam. Eh, ang sabi niya rito, no, huwag kayong maging hangal. Kababasa ko po, hindi po, galing sa akin to, ha. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Unawain ninyo, alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito po'y duty natin, hindi ng pastor. Part natin ito, trabaho natin alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi, siguro ganito. Hindi. Tatanungin kita. Ikaw ba babae o lalaki? Babae. Ha? Sigurado ka? Hindi mo, baka hindi mo alam. Baka... Kailangan ko po ba tanungin Diyos? Babae ka ba lalaki? O babae ka? Hindi yung
Pag-iisipan ko pa. Walang ganon. Eh, you ba, Charles? Babae ka pa, lalaki? Ha? Sure ka? 100%? Scout sa honor. Mamatay man lahat ng kuko mo. Alam mo ba? O ngayon, anong calling mo? Ano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Ha? Mag-effort ka naman na malaman ang kalooban ng Diyos sa iyo. Mag-effort ka naman. Bakit? Base ang pagpapala ng Panginoon sa nagagawa mo ba ang calling mo? Kung nakikisabay ka lang, nakikibarkada ka lang, naghahanap ka lang ng maliligawan. Ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Kasi ito po, ang sabi niya rito, medyo mabigat yung salita niya. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Anong pinagkagawa sa inyo ng Diyos? Meron po tayo na dapat natin talagang pagpukin. Ano ang pinagkagawa sa inyo ng Diyos? Hindi yung nakikitulong lang, nakikisympathize lang, nakikisama lang. Ano ang pinagkagawa sa inyo ng Diyos? Bakit? Kasi diyan kanyang pagpapalain. Okay, number one, hindi nakuha yung calling. Hindi nalaman ang calling. Kaya po pumalya. Number two, hindi nakuha yung anointing. Hindi nakuha yung anointing. Eh, siguro medyo mabigat ito, pero sa mga pastor, siguro maintindihan niyo ako. Mga kapatid, tingnan niyo po. Pinag-uusapan natin tatlo linggo na iba ang calling sa anointing. Hindi ko mo, nalaman mo ang calling mo, nalaman mo magpapastor ka. Hindi ibig sabihin anointed ka na. Kukunin mo pa rin ang anointing. Yung anointing, matagal na po natin pinag-aaralan ito. No, tatlo po yan. Yung anointing, ang magbibigay sa iyo ng kakayanan gawin yung pinagagawa ng Diyos. Ngayon, sabihin natin, si Ate Gina, halimbawa ano? Halimbawa lang, ang calling niyo, sumisid sa dagat. Ngayon, paano yan? Eh, siyempre, kaya nilang hindi hihinga, siguro, mga 2 minuto. Eh, kailangan 1 oras kayo doon. Mamaya, malalaman natin doon kapag dudubog kayo. Kapag binigyan kayo ng anointing, makakayanan yung hindi huminga, 1 oras. Makakatayo kayo sa pulpito. Magagawa niyo, pinagagawa na Diyos, makakapagpastor kayo, makakatugtog kayo. Magagawa niyo yung calling niyo, dahilan sa may anointing kayo. Pero kung wala, hindi mo magagawa. Pangalawa, anointing, nakakapagpatalino. Alam mo kung anong gagawin mo. Alam mo kung paano mo aayusin ito. Magkakamali ka kasi tuturuan ka ng Diyos eh. Hindi naman tayo perfecto. Makakagawa talaga tayo ng mali. Pero kung hindi ka susuko, magpapatuloy ka, matututunan mo rin. Nakakita ba kayo ng batang maliit? Unang hakbang niya, ano nangyari? Natukba? Sinipa mo na ba? Wala kang kwenta. Gaganunin mo ba? Hindi. Expected yan na magkakamali yan. Ano nasabihin mo, anak, bangon ulit. Kaya ang Diyos hindi sumusuko sa atin eh. Pangatlo, ano na yung una yung anointing? Nakakapag? Una, gagawin niya sa iyo yung dapat mong gawin. Pangalawa, nakakapagpatalino. Alam mo, kung ano yung, kaya nga sabi niya, di mo na kailangan turuan pa eh. No? Yung magdidikta sa iyo na, pangatlo, iingatan ka niya. Bakit kasi sa pagpapastor mo, maraming gustong mawala ka. May mga spirito na mawala ka. Hallelujah. Kung sabihin natin, itong si Miguel ay magpapastor. May mga puwersa
na gusto mawala ka sa pagpapastor. Yung ano, yung tingin mag-iingat sa'yo. Ngayon yung ano yung ting kinukuha. At ang isang dahilan kung bakit pumapali ako, no? Ngayon ganito po na Ate Jovi, ano bang may negosyo po ba kayo? Trabaho. Trabaho po. Saan po kayo sa government? Sa munisipyo po ba? Okay, sa munisipyo. Ngayon sabihin natin, may mga puwersa na gusto kayong alisin dyan, sabihin natin. Ngayon, yung ano yung tingin, mag-iingat sa inyo. Hindi kayo maalis doon. Ikaw ay nagpapastor. Saan ka nagpapastor? Mangkada. Subukan mo siya. May mga puwersa na gusto kong alisin sa pagpapastor. At kung wala yung anointing, matatanggal ka. Sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may hindi ka kula. Ano mo lang, lakas mo lang kapag nagpaano ko, pakapakanta. Noong mga nakaraang taon po, no, hindi ko na-expect ganito pala mangyayari dito anniversary. Noong mga nakaraang taon, ganito po. Nagpunta po ako sa ibang bansa. Doon po sa opisina noong embassy, sabi po sa akin, huli na, sarado na. Ngayon, ano po yun? April, no? April, meron po isang pastor na kasama at sabi niya sa akin, sabi niya, pastor, ginano niya ako. Sabi niya, ngayong taon, April yan ha, April. Ngayong taon, mag-a-abroad ka. Sabi ko, hindi nga ako nag-a-abroad. Sabi ko, mag-a-abroad. Hindi, sabi niya sa akin, hindi, pastor, ngayong taon, mag-a-abroad ka. Eh di sabi kong gano'n, hindi ko mag-abroad, pero di ako niniwala. So, paano niya nalaman? Alam niyo po, September, inimbitahan po ako sa ibang bansa. Oh, sabi ko, nagkakatotoo na. Kaya ngayon, nag-apply ka ngayon doon sa embassy. Ngayon, ang sabi po ron, sarado na. Close na. Mahirap pong explain, pero sabi niya, hindi ka makakapunta. Sarado na. So sabi ko, di wala. Ayoko naman magpunta eh. Pinipilit ako magpunta eh. Ngayon, yung kapatid ko, sabi niya, subukan pa natin. Sabi, sinabi na nga sarado na eh. Yung opisina na nga nagsabing sarado na eh. Close na. Sabi niya, try mo pa. Sige, para lang maniwala ka. Alam niyo, nag-apply kami ulit. Pumasok pa. Sabi kong gano'n, nagdilang anghel ka. Ngayon, eh di nakapunta kami. Nagpunta kami kay Benihin. Sa conference ni Benihin, 5,000 tao. Dami. No, iba't ibang lahi. Yung iba, mga may sakit kasi gusto nilang magpapay sa sakit. Ngayon, sabi kong gano'n, anong ginagawa ko? Ba't nandito ako? Eh, libre lang naman. Tapos, nung bandang huli na, uwian na, 3 araw lang yun, sabi ni Benihin, lahat kayo pagpe-pray ko. Oh, sabi kong gano'n, 5,000 kami. 5,000 ganyan na yan. Eh ngayon, usually, tayong mga taga-rema, nandiyan lang sa likod eh. Mahilig tayo sa likod. Kaya sabi ko kanina, huwag kayong maglabas ng bangko kasi hayaan niya munang mapuno dito sa harapan kasi mga taga-rema, pag may nakikang bangko sa labas, doon yan. No? Magandang magkwentuhan doon eh. Ngayon, sabi ni Benny, pagpe-pray lahat, last day na. Alam niyo ba na napakahabang mag-sermon ng taong yan? Yung nakikita natin sa TV, edited na yung, pinutol-putol na yung. Pero ang haba niya mag-sermon. Yung ano, sabi ko gano'n, nakakatulog na ako, nagkaganyan akong gano'n. Sabi ko, lalabas muna ako. Paglabas ko ng lobby, daming tulog. Napuno yung ano, iba na, sa carpet na, na nakasandal sa pader, sa haba ng sermon niya. Ngayon po, nung last day na, sabi niya, magpe-pray nga lahat. Marunong siya mag-Tagalog. I will pray for everyone. Sabi niya gano'n. E di medyo doon kami sa parting bandarun lang. No? Hindi kami sa likod. Ngayon, ano,
pinapila, di isa-isa yan. Pagkatapos nun, natutumbaan yung mga tao. Pagkatapos nun, babangunin ka, wala kang kamalay-malay, gumaganyan ka. Bakit? Binabangon ka na eh. Na-sling ka eh. Tapos po, next, lelehan sa naman niya. Tapos next, lelehan sa naman niya. Tapos next, lelehan sa naman niya. Sabi ko, Lord, nagpe-pray akong ganun. Sabi ko, nung kami na to, maas na yung dalawa kong kamay, nakapikit yung mata kong ganyan, maya-maya, biglang nakarinig ako ng boses, sabi, bring this man up here. Nakapikit akong ganyan, narinig, bring this man up here. Alam niyo, nakagdaman ko yung katawan ko, umangat sa lupa. Tapos mamaya, pumunta ako sa sex, pati ko, may dalawang Amerikano nakahawak sa kamay ko. Binuhan pa na ako. Nandun ako sa stage, parang kumbaga, oy, dito si Pinoy. Noong umapit si Benny, ang laki ng mata. Bombay siya na, nahudyo siya eh. Na naiba-iba ang laki ng mata niya. No, yung eyeball, na, sino pong malaki mata rito? Na nagumanon na lang ako eh, pagkita kong gano'n, palapit na sa akin, na nakatitig na ganyan. Kumbaga parang susuntokin na ako nito. Alam mo ginawa niya sa akin? Hindi ka lang, wala ka ng time, mag-react eh. Ang ginawa po niya sa akin, ang stage ko, andyan ang stage, parang ganito. E di, nakapila kami, e di nakaharap akong ganyan, ano? Ang nangyari po, lumapit siya sa akin, nakakatakot yung mukha, ang laki ng mata talaga. Sabi niya sa akin, fire! Sinampal ako dito sa katawan. Ang lakas ng pagkakasampal niya, bakit? Tumilapon ako dun eh. Tumilapon po ako talaga. Pero hindi ko naramdaman na masakit, pero talaga tumilapon ka. Buwagsak ako doon sa mga backup singers. Yung ito yung paanong backup singers, andyan yung ulo ko. Kaya pagtingin ko gano'n, lalaki ng bukabutas ng ilong ng mga ano, kaya tubo. Sabi ko, kabanalan ito, ba't ito nasa isip ko? Kumakanta sila. Ang lalaki talaga ng mga... Ngayon, di nakahiga akong ganyan, tapos bumabangon akong gano'n, lasing talaga. Na kaya nga nakalagay sa Bible, kapag ka napuspos ko, nalalasing ka eh. Ngayon, pag gano'n ako, na mami, nakaupo ako, hindi ako makabangon ng mag-isa. Hanggang sa mamaya, babangon ako, yung gumagano'n ha. Hanggang sa mamaya, nakababa ako. Naramdaman ko yung anointing. May mga tao, nalaman nila ang calling nila, pero hindi nila nakuha yung anointing. Kaya nga, mag-i-stay ka sa pastor. Mag-stay ka sa pastor. Pagdating po ron sa lugar namin, tumawag ako. Kausap ko, nanay ko, sabi ko, nay, tinawag ako ni Benihim. Naramdaman ko yung anointing. Tuwan-tuwa ako. Ngayon, ito. Pagbalik ko po ng Pilipinas, nagka-problema. At sinasabi ko naman po ito kasi totoo. Muntik na po ako mawala sa ministry. Hindi na pa po ako pastor, pero muntik na ako mawala sa pagpapasko. Muntik na ako mawala sa pagpiling ko. Nagka-problema rin sa Pilipinas. Ang rema. Muntik na akong mawala sa ministry. Ano yun ito? Kaya pala, pinapunta ka kay Benihin kasi kailangan mo yung anointing. Kasi yung anointing ang mag-iingat sa'yo. Kasi may mga pwers ang gusto mong alisin. Wala po ito nung sa swertehan. Wala ito doon sa tama lang ang ginagawa mo o mali, sabihin natin. Alam ng Diyos na maaalis ka na. Gusto ba ng Diyos maaalis ka? Eh, may pagkakamali ka. Yes, may pagkakamali po ako. Alam ng Diyos na maaalis ka na. Gusto ba ng Diyos maaalis ka sa ministry? Ayaw niya. Kaya kinuha ka niya para anointan ka niya. Kinuha ka ng Panginoon para anointan ka niya kasi ayaw niya, maalis ka.
Yung anointing ang magbibigay ng protection sa iyo. Gusto mo ng Diyos, mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Siya rin ang gagawa ng paraan na ma-anointan ka. Kailangan mo yung anointing. At dito po sa Rema, itong dahilan kung bakit 3 times a year nagka-camping tayo. Para makuha mo yung anointing. Alam niyo po, nagulat ako, sabi ko, kaya pala. Kaya pala. Ngayon may dagdag kwento pa yan, pero may sinap po yung time natin. Pero ayun, ang Diyos na maiwala ka sa ministry. Ngayon, pwede mong sabihin, eh, bakit magka-camping-camping pa? Bakit pupunta-punta ka pa kay Benny Hinn? Pwede ka namang mag-pray sa TV. Eh kung pwede, kaso hindi nga. Hindi. May time na kukunin ka ng Diyos na kailangan kanyang pahiran physical. Kasi hindi ka tatagal sa laban. Yun ang dahilan kung bakit nagka-camping tayo kasi sa camp, doon mo matatanggap ang ano ito. Alam niyo po, isang calling natin. Okay, number one, kailangan malaman mo yung calling. Number two, kailangan makuha mo yung anointing. Alam niyo po, isang way para makuha mo yung anointing, ikaw mang iwan. Ikaw mang iwan. Yes, kukunin mo sa pastor yan, pero minsan may pastor po kasi tulad namin noon. Yung pastor namin, after dito, lilipat. Papalitan na naman. Hindi siya nag-i-stay. Kamu ngayon. Kamu isang way para makuha mo yung anointing. Mawala na yung pastor. Tulay ka. Mawala na yung elder. Tulay ka. Alam niyo po, napakalaki ng biyaya ng gusto kapalit. Kung hindi ka mag-iyan. Kailan may hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa Panginoon. Sa aking buhay, itataas kita sa nasabi, pagpupurihan ka, iyan may di ka nakula. Biyaya mo sa Panginoon, ang isa pong calling natin dito, si nanay ko po, nalala ko, namatay na si nanay ko. Kasi, siyempre, mamatay din naman lahat ng tao eh. Pinagpe-pray ko na mabuhay, siyempre. Tatay ko, gano'n din. Siyempre, ayaw mo mamatay. Si nanay ko po, nung last na pagkakasakit niya, may prophecy sa kanya. Sabi ko lang sa nanay ko, umakyat ka. Umakyat ka. Yung buong dugo po ng nanay ko, pagka na nasugat yung tiyan niya, nilalabas niya. Magbabago literal, makikita mo yung kulay ng nanay ko magiging puti, putang-puta. At kailangan salinan siya kaagad. Ang problema, ang hirap kumuha ng dugo. Magpapasalamat po ko kasi yung time na yon araw-araw, yung blood bank doon sa baba ng hospital. Nakapila po yung magdo-donate sa nanay ko. Kahit hindi namin kakilala. Si Ate Gina, miyembro, magdo-donate siya, yung kapatid niya, yung kaibigan ng kapatid niya, yung kamag-anak lang ng kaibigan niya, nakapila ron. Sabi nga namin noon, na nakausap namin yung doktor, sabi,
Yung dugo ng mama niyo, hindi niya dugo, dugo na ibang tao. Nay, pinipili kong mabuhay. Pero alam niyo po, sabi po ng prophecy sa nanay ko, umakyat ka. May taning na eh. May taning na. 1 week bago siya mag-birthday, kinuha siya. May mga ganun pong mga kwento eh. Ngayon, ang isa pong trabaho ng Rema, ang isa pong tapusin natin to kasi miinip na. Isa pong ministry natin, isang calling natin, actually po, doon sa mga taong may taning na. Kung meron man po ako nakita na pagkatawag ng Diyos dito sa Rema, ay para doon sa mga taong may taning na. Bukod doon, hindi ko po lubos maisip na ang Diyos ay gagastos ng 100,000 para lang magbukas ng isang simbahan para sa isang miyembro. Kapag ka na-born again na yung miyembrong yun, magka-crucial church na yun. Hindi ko po maisip na sabi ko nangihinayang ko, Lord, makakarinig ka lang ng boses, hindi mo pera yan. Na willing ang Diyos mag-gastos ng ganong kalaki at magpadala ng napakaraming workers para sa isang kaluluwa. Bakit ganun? Kaya ito po, diyan pa kayo, tapos na tayo. Minit na eh. No, minit na rin yung pagkain. Naalala ko po, how many times na nakakalungkot, wala pong halos lahat ng mga simbahan po natin ay nung may taning na. Meron po tayong hospital ministry at napakadalas po nito bago magkaroon ng COVID. Pupunta sila, hihingi po ng permit sa office ng hospital. Pupunta doon sa pasyente at mga kamusta, sasabihin, tayo, kumusta po kayo? Ito, hirap na hirap, ganito, ganyan. Yan, tayo, gusto yung tanggapin ng Panginoon, pagpray namin kayo, sige, tatanggap. Alam nyo, pagkatapos pong ipag-pray, pagkatapos pag-pray, dinilipat na sa isang hospital. Anong sa isang kama? Alam nyo, habang pinagpe-pray yung kabilang kama, namatay na. Sabi ng mga kamag-anak, hinihintay na lang kayo. How many times po ako na pinatawag po ako sa may sa mga bahay, kakilala. Kaya po ay pag-pray mo nga yung nanay ko, pag-pray mo yung kapatid ko, pag-pray mo si ganito, ganyan. Pupunta po ako kahit madaling araw. At pagdating po ron, pinakamatagal na po yung 24 hours. And after noon, yung tao po, matay na. At ayoko pong kayong takotin, may mga tao po, may mga miyembro po, ayaw ko kung naranasan nyo na po ito. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi natin alam. May mga tao po, may mga miyembro na pagkatapos mag-join ng Rema, 2 years na lang ang buhay. Pupunin na. Sabi mo sa katabi mo, malapit ka na. Hindi, joke lang po yun. Pero hindi ko po alam bakit ganito sa Rema na kumbaga, ikaw na lang ang hinihintay. Sabi ko po sa inyo, sa Zambales, palagi kong sasabihin ito, yung mga workers po natin, pastor doon, ayaw ng mga kapitbahay na pang-prayin pag may sakit sila. Magpapagamot na lang daw sila sa hospital or magpapagamot sa albularyo. Pero pag yung mga taga-Rema magpe-pray, ayaw nila. Bakit? Kilala tayo sa Zambales na kapag pinag-pray mo na yung tao, pamamatay na. Yung sarap tabi mo, huwag mo kong pag-pray. Ang hindi po kasi nila alam, ikaw na lang ang hinihintay.
Bakit? Kasi may tani na. Hello po? Yun yung isang ministry. At i-close ko po rito sa dalawang kwento. Yung hindi ko makakalimutan, nagpunta po ako ng ospital doon sa San Lazaro. At sabi ko, nakakita po ako ng isang pasyente. Sabi ko, gano'n, pwede ko pong pag-pray? Kasi, pag-pray. Alam niyo po, pagkatapos kong ipag-pray, tumanggap ka sa Panginoon. Jesus, pumasok ka. Linisin mo ko, baguhin mo ko. After 10 minutes, patay na. Nakasalubo ko yung magulang, sabi ko, ano po nangyari? Patay na! Bakit sa akin madali? Sabi ko, bakit ganito? Pinagpe-pray natin gumaling, pero palaging ganyan eh. Bakit? Kasi ikaw na yung huli. Last call. Last. Ikaw na yung huli. Kaya hindi ko naman mapaliwanag lahat eh. Hindi ko alam po ang lahat ng kwento. Pero palaging ganyan na ikaw na lang ang hinihintay. Sa hospital, pagpe-pray nila yan. Pagpe-pray doon. Pagpe-pray lahat. Aakyat sa second floor. Maya-maya, pagbaba, yung isang pinag-pray, inaambubag na. Alam niyo, inaambubag? Yung ginagano, pinapump na. Wala na. Sabi nung kamag-anak, kayo na lang ang hinihintay. And last week, no? Last week, yung kasamahan po natin sa Isabela, actually si Pastor Lero dito, meron siyang kakilala na engineer dito sa Manila. Sabi, yung asawa po ay may cancer. Hindi ko matanda ako ng cancer, yung babae ang may cancer. At sabi niya sa akin, meron po bang pwedeng dumalaw sa Sampaloc? Sabi ko, anong Sampaloc? Sampaloc Quezon o Sampaloc Manila? Sabi niya, dyan po sa Manila. Pagka mga ganyan po, alert na ako. Kasi last week. Dahil hindi ako makakapunta, tinawagan ko po yung elder doon sa member elder doon sa Manila. Sabi ko, pwede niyo pupuntahan, kailan kayo available. Sabi niya, mamayang hapon pupuntahan namin. Ngayon, kinomunicate ko, akin na yung address, yung contact number. Tapos, sabi niya, ilan daw po ang darating? Dalawa sila na magpe-pray. Noong kinahaponan ng alas 5, dumating, nag-worship pa, na pwede natin hingin ang kagalingan. Unbeliever ito. No? Ngayon, ang usapan nila, mag-Bible study kayo rito, something na ganun. Cancer. Alam niyo po, pinabukasan, tapos mag-pray, nakita na lang namin sa Facebook nung pinag-pray namin, kulay itim na may kandila na. Yung misis po niya. Namatay na. What if hindi ka nagpunta? What if paano kung tinamad ka? Paulit-ulit na lang yung ganito. Paano kung hindi ka nag-pray? Paano kung tinamad ka mag-pray? Paano kung inuna mo pa yung TikTok mo, yung telenovela mo, inuna mo pa yung kain mo ng mami? Paano kung hindi ka nag-pray? Paano kung hindi ka nagpunta? Ito yung calling natin. Juan, kailangan mong lumabas. Kailangan mong lumabas. Ngayon, yung mga tao niya, walang relasyon sa Diyos. Wala. Kasi unbelievers yung mga yun eh. Nasa hospital, patatanggapin mo pa lang. Walang relasyon yun sa Diyos. Pero tayo, may relasyon tayo sa Diyos. Pwede tayong mag-claim na kagalingan. Pero yung mga yun, wala eh. Nilalapit mo lang sa Diyos.
Wala, maubos na po yung oras ko. Pero paulit-ulit na lang tayo dito. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtatayo ng simbahan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga Pasko. Kasi hindi pwede yung simbahan na walang Pasko. Isip. Kali po kali. Ayon. Dito po sa harapan. Ikaw. Tagap. Kuya. Jesus name. Jesus name. Nilig ko si Pastor Larry. Jesus name. Como está você? Ito yung nararamdaman ko. Hindi tayo pwedeng magsinungaling o mag-imbento kasi nga nasa pulpito tayo. Nasa pastoring sila. Ito malakas eh. May mga attacking dyan mangyayari dito. Pero mapigilan yan. Akala mo natural na attacking pero hindi. Pero kung nasa pastoring kayo, may mga kaluluwang naka tapos ito po, ang naririnig ko ngayon, sabi ko hindi ako pwede mag-invento, magsinungaling kasi ang pag-invento, pagsinungaling. Kung malalagpasan niyo pa itong mga bagay na ito, palalawakin ng Diyos yung teritoryo niyo, dadagdagan pa niya yung mga simbahan na yan. Pero may mga personal na atake, hindi ko alam, hindi ko po kilala kayo, kilala yung personal niyo. Pero meron, pero huwag kayong okay, magpapapigil. Pray kayo. I-bless mo sila. Kailangan ko na kita. Alay po ba? Sa aking buhay, itatas kita. Bakit umaatras? Ang laki ng pagkatawag. Higit pa sa inaakala mo ang pagkatawag ko sa iyo. Wika ng Panginoon, bakit ka umaatras? Huwag kang habang patras. Ang sabi ko, lumapit. Huwag kang atras. Ngayon, ang laki ng pagkatawag kay Ate Juby. Huwag matatakot, atras. Hindi mawawalan ng dahilan na umatras, pero huwag kang maniniwala sa mga dahilan na yun, wika ng Panginoon. Hahawakan ko ang pamilya mo at iingatan. Lord, ingatan mo si Ate Juby at ang kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Pagpupulihan ka, iyan ba'y di ka na pura, iyaya mo'y sabang,
Bakit hanggang ngayon may mga duda pa rin? Marami pa akong patutunayan sa iyo. Bakit hanggang ngayon may mga duda pa rin? Ayan. Itataas kita sa lahat ng sandali. Ito yung naririnig ko. Dapat nasa loob ka. Dapat nasa loob ka. Hindi ka sa labas. Hindi ka pwedeng ikwera yung sarili. Dapat nasa loob ka. Kaya tawag ako po yung ano, si mga pastol, si Larry Boyta, si Marlon, Abby, at saka Kailan ba'y hindi ka natulad? Iyayaw mo